Hello guys, andito na yung mga amarilis ko. Guys, ang ganda talaga ng bulaklak na ito guys. Tingnan nyo. Andito pa oh. Itong bulaklak guys, itong mga bulaklak na ito, itong mga bulaklak nila dito sa Sweden, ang daming bulaklak dito guys. Pero ang hindi nyo alam, you need to pick the bulaklak that something may mga meaning na pala yun. Kasi ako, nagtanim lang naman ako. Nagandahan lang naman ako. So what if ito yung akin? Naguguluhan pala yung mga Swedish sa bulaklak na pinili mo. Naguluhan ka na rin bakit naguluhan sila. Yun pala, sa kanila pala, pagkatao ka, kasi andito ako sa kanilang pagkatao. Kung you are picking that kind of flowers, parang kailangan alam mo yung meaning. Kailangan maiintindihan mo why you buy that kind of flowers. Katulad ko, binibili ko naman talaga siya guys every Christmas kasi alam ko Christmas siya na bulaklak. Ibang kulay siya guys, o parang orange. Dito napakapulan niya. Tingnan nyo. O, diba? Magkaiba yung kulay ng pagka-amarilis nila. Ganun ba, Ginibib? Oo. Maguguluhan talaga yung Swedish sa'yo, guys. Nagtataka ka na lang. Why gulong-gulo sila sa'yo? Hindi sila naguguluhan kaka-ano sa'yo? Parang ikaw lang yung binabantayan nila. Yun pala. Naguluhan sila sa picking ng mga ginawa mo. Kailangan pala, pag may ilagay ka na kung ano-ano dyan sa bahay mo, may mga meanings pala yun sa kanila. Ng mga tao ito, naguluhan na rin ako, bakit parang ako na lang yung nakikita mo, parang ganito, ganito. E ano ngayon kung ito yung bulaklak na bibilhin ko? Parang may meaning talaga kasi sa kanila eh. Kaya isinabi ko na lang yan sa asawa ko na siguro nga tama sila. O sige, isabi ko na lang sa'yo na hindi naman talaga ako na obsessed sa mga bulaklak, kundi may meaning naman talaga yung pagbili-bili ko. Binili ko talaga sila intentionally dahil sa mga nangyayari dito sa bahay. Kusa kong binili sila para to fight the evil. Kasi ano siya eh, para siyang constant na bulaklak kasi. Strings ba guys? Kasi parang ito naman yung una oh. Nakaganyan sila o tingnan nyo. Ganyan. Tapos may ganyan. Maliit oh. Ano yun? Ito. Oh, yan. Tapos nakaganito na. Ito. Oh. Kusa ko silang binili kasi parang yung bahay inatake yun. Nang mabili ko sila, parang naman nag-absorb yun lahat mga negativity dyan sa bulaklak na yan. Eh di may meaning na yun. Napaka-ano dito day. Guys, napaka-stress dito sa bansang ito. Matagal na akong nai-stress talaga. Makinig na lang kayo. Basta maganda na gandahan ako sa kanya. May meaning pala yun sa kanila. E ngayon, alam ko na. Sa atin, wala lang naman. Ano ngayon, kung walang bulaklak, may bulaklak. Di ba wala namang kamining-meaning yun? Nakakaano naman kung may mga meaning-meanings pa yun. Nakaka-stress na yun. Ang dami na natin iniisip. Iisip pa ba natin kung anong meaning. Kung nakakasira, kung hindi nakakasira. Oh my God. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye.